At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Oposisyon sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Talagang baliw na itong kapatid ko. Sabi niya, Biblia ang hawak niya. Eh, dictionary naman ang hawak niya. Ay, naku, baliw na talaga siya. Ay, ito kuya, makinig ka. Ayon sa batas, sa ilalim ng artikulo 344 ng Revised Penal Code, ang kaso para sa adultery o concubinage ay nagsisimula pagsasampa ng reklamo ng naagrabyadong asawa. Ngunit hindi siya papayagang magsampa ng kaso kung pumayag siyang makipagrelasyon sa iba ang kanyang asawa. O napatawad na niya ito, batay sa iyong mga salita. Ayan, naintindihan mo kuya. Punyang, diksyonaryo naman yung hawak mo, hindi Biblia yan. Naku kuya, huwag mong sabihin ang ganyan. Respetuhin mo naman ang banal na aklat na ito. Ito ang salita ng Diyos. Patay, ano kaya ang nangyayari sa kapatid ko? Nababaliw ba siya o sinasapian? Ano? Ah, ito pa kuya. Babasan ko sa iyo ng Bicol at Ilonggo. Babasahin ko rin. Ay, tama na, Punyang. Naintindihan ko na. Sige na, inumin mo na itong gamot mo para gumaling ka na. Ano? Wala akong sakit, kuya. Malakas ang katawan ko. Aalis na ako, kuya. Ipapamahagi ko ang salita ng Diyos. Ano? Aalis ka? Ay, naku, Punyang, huwag. Huwag kang aalis. Huwag. Ay, huwag mo akong pigilan sa tanas. Lumayo ka sa akin. Punyang! Boy, nasaan ka? Boy, Boy Bawang, ay Boy Sibuyas, nasaan ka? Nandito ako, Pare Bunjeng. Ay, Kwan, nandito ka lang pala sa likod ng banyo. Ano bang ginagawa mo dyan? Inaabang ang mamaligo na naman si Lola. Ino siyang ano? Ito nga. Ha? Hindi ako tunad mo na kahit matanda, binubusuan mo. Ay, bakit ka nandito sa likod ng banyo? Di ba inaabang ang mamaligo si Lola Insyang? Eh, hindi pare. Oh! Nandito ako dahil pinaplano ko ang pagpapatayo ng isang silid para may matutulugan ako kung palalayasin na tayo ni Lola Insyang. Ha? Ang ibig mo sabihin, pinapalayas ka na. Uy, hindi lang ako. Hindi kasama ka. Kaya plano kong gumawa ng isang kwarto. Oh, bakit dito ka magpapatayo sa malapit sa banyo? Oo, para kapag maliligo ako, hindi na ako maglalakad ng malayo. Ikaw, wala ka bang planong magtayo ng matitiraan mo? Ha? Eh, paano ko mapapatayo? Wala akong pira na pambili ng materyales? Eh, kung ganun, sipapatayo kong kwarto ka na lang tumira. Ha? Ay, sige, boy. Ang bay-bay mo talaga. Talagang tunay kang kaibigan. Salamat, ha? Uy, huwag kang magpasalamat dahil sisingilin kita ng upa. Boy? Ay, may nabubuo siya! Ay, tulungan niyo ako! Si Lola Insyang. Andyan na pala sa loob ng banyo. Naliligo. Tarantado ka talaga, boy. Kaya pala nandito ka dahil andyan na naliligo si Lola Insyang. Ha? Hindi totoo yan. Hindi pare. Hindi ko alam na nandyan aminin siya. Aminin mo na! Manyakis ka? Pati matanda, hindi mo pinatawan? Manyakis ka!
ating kaibigan ni Cora na asawa ni Jern. Ay, ako na asawa ni Jern. Kagaya na si Susay. Ay, magandang araw sa inyo, mga kapatid. Pwede bang kunin ko sandali ang atensyon ninyo? Kwan, kasi aling punyang, ano kayang dala, anong dala mo, ano yung dala mo? Ah, banal na aklat ito. Makinig kayo. Babasahan ko kayo ng salita ng Diyos. Ah, makinig daw kayo, sandali. Sige, aling punyang, ipagpatuloy ninyo. Ito, mga kapatid, makinig kayo. Ayon sa Article 26 ng Civil Code of the Philippines, kung saan nakasaad sa Article 26, every person shall respect the dignity, personality, privacy, and peace of mind of his neighbors and other persons. Pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang salaka o paparusahan batay sa inyong mga salita. Ayan. Naintindihan ninyo. Mga kapatid, nasaksihan ninyo. Sabi niya, banal na kasulatan. Tapos, batas naman yung sinabi. Baliw na ang matandang ito. Baliw! 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 Kanina pa ako nandito sa waiting shed. Hindi pa dumarating si Pare daw. May usapan namin na maaga kaming pupunta kay dating Vice Mayor Timprosio. Baka aalis. Nako, nasaan pa kayang taong yon? Talagang ang bagal-bagal niyang kumilos. Mas mabilis pa yata ang kuhol na may trangkaso kaysa sa kanya. Kagawa na siyong. Ha? Si Boy, umahagos na paparating ah. May masamang nangyari yata kay Pare Adam. Boy, bakit? God, may masamang balita. Ha? Nako, nagkatotoo na yata yung hinala ko. Boy, nadisgrasya ba si Pare Adam? Anong nangyari sa kanya? Nasagasaan ba ng sasakyan dahil sa sobrang kabagalan o piso nung nakasagasa? Eh, hindi kagawad. Ay, kung gano'n, anong nangyari? Anong masamang balita ng sinasabi mo? Eh, ayon sa narinig kong pinag-usapan ng mga Marites, malaki raw ang posibilidad na maabsulto sa kaso si Aling Punyang. Ha? Maabsulto? Aba, bakit? Dahil napatunayan daw na baliw na si Aling Punyang. Ah, naku Boy, walang kwenta pala yung ibinalita mo. Anong pakialam namin dyan sa kanila? Ah, bahala sila. Kaso nila yan eh. Anong problema natin? Malaki kagawad. Malaki? Anong ibig mong sabihin? Idi-demanda rin daw kayo ni Vice Mayor Agaton sa kasong paninirang puri at pagsisinungaling sa bayan. Ano? Kami? Ididimanda? Walang problema. Mas magaling yung abogado namin. Titignan ko lang kung may magagawa pa ang magbayaw na yon. Hindi nila kaya ang utak ko, Boy. Ay bayaw, tapos na ang kaso ni Punyang. Malaking nakatulong sa kanya yung ibinigay na sertipiko ng medical legal na baliw nga si Punyang. Kaya wala na siyang kaso ngayon. Eh, akala ko ba bayaw pababayaan mo na siya. Eh, plano ko sanang gawin yan, bayaw. Kaya lang, nakonsensya naman ako.
Dahil kahit ganun siya, kapatid ko pa rin. Eh, sabagay. Ako rin eh, kahit ganun ang ginagawa niya eh. Asawa ko pa rin siya bayaw. Kaya anong gagawin natin? Eh, tanggapin na lang natin na baliw na siya. Ay, oo, bayaw. Huwag na muna natin siyang pansinin. Isasantabi muna natin ang problema niya. Ang pagtuunan natin ng pansin ngayon ay ang demanda natin laban sa mga oposisyon. Ay, sige, bayaw. Kasama pala ako doon sa pagsasampay na. Ete, kasama pala doon si Kwen, dating Vice Mayor Timpro siya. Ay, hindi lang siya, bayaw. Lahat ng oposisyon ay kasama sa demanda. Gusto ko silang mabigyan ng leksyon. Eh, sige, bayaw. Tutulungan kita sa laban na ito. Kaya humanda ka, bayaw. Dahil pupunta tayo ngayon kay Mayor. At pag-uusapan natin ang tungkol sa mga kasong pwedeng idagdag sa demanda natin laban sa mga oposisyon. Ayan, pare, ha. Nakarating din tayo sa bahay ni dating Vice Mayor Timprosya. Kailangan makausap natin siya tungkol sa problema natin. Aba, sige. Kumatok ka na, pare. Dahil ikaw ang kilalang kilala niya. Sige. Kakatok na ko, ha. Hindi na kalagyan. Pumasok ka na. Ay, maupay nga aga sa'yo, Sir Timprosyo. Ah, maupay na aga rin na sa'yo, Vice Mayor. Ay, maupay na aga rin sa'yo. Halika kayo, pumasok kayo. Eh, salamat, sir. Halika, pare. Ha? Pumasok na tayo. Halika, malinis na kayo. Anong problema? Bakit kayo napasugod? Kwan, sir. May nabalitaan namin na ididimanda pala tayo nila Vice Mayor Agataon at Kapitan Karyong. Ay, oo, oh, totoo yan. Kaya nga ako, naghahanda na eh. Oo, oh, eh. Tingnan mo, pare, Adam. Ha, handang-handa na pala si Sir Timprosyo. Ah, wala na tayong dapat ikabahala. Magaling yung abogado natin. Hindi ba, sir? Eh, anak ko, baka ang akala ninyo ay nakahanda akong para harapin ang kaso ko. Nako, hindi! Anong ibig mong sabihin, sir? Nako, kagagaling lang dito ng asawa ng abogado natin. Oh. At sinabing nabatay na raw ang abogado natin. Kaya ako naghahanda ng mga gamit ko dahil pupunta na ako sa ibang bansa. Ano? Eh, papahalo kami, sir. Nako, mahala na kayo sa buhay ninyo! Boy, saan pupunta sila kagawad Asyong at kagawad Adong? Nakita kong inarkina nila si Nole na tricycle driver. Eh, hindi ko alam, Lola. Ikaw alam mo ba? Eh, tarantado ka. Kung alam ko ba, tatanungin ko pa sa'yo. Eh, kung alam ko yun ba, hindi ko sasabihin sa'yo. Eh, tarantado ka talaga, no? Lumayas ka na rito sa pamamahay ko. Layas! Bakit mo ako para layasin? Hindi na kami nakatira dito ni Paring Bunjing. Ano? Eh, saan kayo nakatira? Eh ano, gumawa na kami ng tirahan namin para hindi mo na kami gawing katulong. Ano? Eh, nasasakupan ko pa yan kalahati dyan. Kaya umalis kayo dyan. Gigibain ko yan. Eh, sabra ka naman, Lola. Kung nasasakupan naman ng lupa mo yan,
Hulog-hulungan na lang namin. Ah, ito nga pala, may pinabibigay si Kagawad Asyong na sulat para sa'yo. Ha? Anong sulat ito? Iwan ko. Basahin mo na lang, Lola. Ito, kunin ninyo. Ha? Mabasa nga ito. Dear Aling Insyang. Siguro sa mga sandaling ito ay nasa biyahe na kami papuntang Ligaspe. Ikaw na lang ang bahala dyan sa bahay ko. Linisan at huwag mong papapasukin yung ibang tao. Liban lang sayo. May pinagawa akong SPA. At lahat ng transaksyon ay ikaw ang otorisado na magkipag-usap. Bahala ka na sa bahay ko, lubos na umaasa. Kagawad Asyong. Wala na sila dito. Nasa Ligaspe na. At sinabing ako na ang bahala sa bahay niya. Ay nako, kayong dalawa ni Bunjing, ha, humanda kayo dahil palalayasin ko na kayo. Ayan, tahimik na kami ni Paring Adong dito sa Ligaspe. Pero, kailan kaya kami makakabalik doon sa aming barangay? May malapit na ang barangay eleksyon. Ilang buwan na lang eleksyon na. Kailangan makahanap na kami ni dating Vice Mayor ng bagong magaling na abogado na magtatanggol sa amin. Pare Asyong, pare. Nako. Anong nangyari sa'yo? May nakita ka bang kakilala mo dito sa Ligaspe? Wala, pare. Ha? Kundi may napansin na ako. Anong napansin mo, pare? May magandang chicks ka ba na nakita? Wala, pare. Kung di nakakita ko ng mga pulis at NBI, ayan na sila, ayan. Nga. Mga NBI yan. Bakit hindi ka nagtago? Kagawad na siyong. Huwag na kayong magtago. At huwag kayong magtatanggang sumagos dahil napapalibutan namin kayo ng mga kasama naming pulis. Ano? Mamalas. Wala na tayong magagawa pa. Wala na. Patay na. Ano? Mamang polis, wala po kaming kinalaman dyan. Hindi namin alam kung nasan sila Kagawad Asyong. Ay, tamang sinabi ni Boy, mamang polis. Hindi namin alam kung nasaan sila. Ha, mga sinungaling kayo. Kahapon pa kami pabalik-balik sa inyo. Nagtatanong kami kung saan pumunta si Kagawad Asyong. Ayaw ninyong sabihin. Kaya kasabot kayo ng mga oposisyon na yon. Kaya madadamay kayo sa kasong ito. Ha? Bakit kami magagamay, Mamang Polis? Dahil may sulat pala sa inyo si Kagawad Asyong. Ito, hawak na namin ang ebidensya. Malinaw na malinaw dito sa sulat niya na sinabi sa inyo kung saan sila nagpunta ni Kagawad Adong. Ano? Ay nako! Paano napunta sa inyo ang sulat na yan? Paano? Ibinigay sa amin ni Bunjing ito. Ano? Eh, naku, Lola Insyang. Tinraidor na pala tayo ni Bunjing. Ah, ang hudas! Mapapatay ko ang Bunjing na yon! Mapapatay ko siya!
Sino yung binaril nila sa likod? Ay, kunyan, si Kagawad Adong yan, para. Firing squad ang parusa niya. Nauna na sila dating Vice Mayor Tim Prusio kanina. Pati sila Boy at si Insyang. Nako yun, firing squad na rin sila. Isinalang na sila sa firing squad kanina. Ano? Ikaw na ang susunod ngayon. Huwag, Kapitan. Iligtas mo ako. Ayoko pang mamatay, Kapitan. Maawa ka naman sa akin, oh. Ay, nakaw, ang mga katulad ninyong tao, kailangan ng burahin dito sa mundo. Napakarumi ng politika ninyo. Wala kayong kasing sama na klaseng politika. Kaya oras na para wakasan ang kasamaan ninyo dito sa mundo. Eh, bayaw, isunod mo ng i-firing squad si Asyong. Para wala na akong problema, ubusin nating lahat ang mga oposisyon! Huwag! Huwag, Kapitan! Huwag! Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Oposisyon sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!